po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si SASS Rogando Sasot ng For the Motherland Blog. Ayan, nakapag-live tuloy ako ng biglaan. Well, alam niyo naman ngayon ang mainit na issue ay yung sinabi ni spokesperson Hari Roque na batuhin na lang daw ng tinapay ang legitimate media. Quote-unquote, legitimate media. Gusto ko lang ibahagi yung aking opinion dyan. Spokes Hari Roque. Una ang unang sa lahat. Bakit mo ba tinatawag na legitimate media? Ano bang gusto mong palabasin? Merong illegitimate media? Sino ba yung illegitimate media na yan? Ngayon ko lang, hindi ko narinig si spokesperson Abelia na sinasabi ang term na yan, yung legitimate media. Ikaw, gustong-gusto mong gamitin. Anong gusto mong palabasin? Ha? Na yung social media ay hindi legitimate media. Kasi alam mo, narinig ko na yung term na legitimate media na yan eh. Yan ang term ng mga ilang miyembro ng Malacanang Press Corps na ginamit yan ng ilan sa kanila noong issue na bibigyan ng accreditation ang mga bloggers na gustong mag-cover ng presidential beat. Narinig ko yan na sinabi nila na, alam mo, na legitimate media yung mga member ng Malacanang Press Corps. At ibig sabihin nila na yung mga bloggers ay hindi legitimate media kaya wala siyang kalangkarapatan. Ikaw, gamit ka lang gamit ng salitang legitimate media. Ano ba ibig mong sabihin yan? Ha? Anong gusto mong palabasin? Sino yung illegitimate media? Magkalinawan nga tayo, Spokes Roque. Tapos, ang ikalawang issue, yung tinapay na sinasabi mo na iba to sa legitimate media mo na friends, bakit tinapay ang ibabato sa kanila? Ha? Bakit? Hindi ba sila ang yung legitimate media na yan, ang may pakananong pieta picture na ipinagkakalat nila sa international community na sinasabi nila na si Duterte ang may kagagawa ng pagkamatay na yon? Bakit tinapay ang ibabato sa kanila eh sinisira nila ang bansa? Bakit tinapay? Ano to? Anong kagaguhan yan, Spokes Roque? Hindi tinapay dapat ang ibinabato sa kanila, kundi maanghang na salita. At kailangan sila na pagsabihin sa kanilang ginagawa. They have to be called into... Dapat kino-question sila sa kanilang pinagkakagawang katarantaduhan. Ano ba ito, Spokes Roque? Ano ba ito, kindergarten ba tayo? Naglalaro lang ba tayo dito? Hindi mo ba alam ang nangyayari? Ha? Naginagago ng ilan mong legitimate media friends ang bansa natin na pinagkakalat ng mga black propaganda laban sa bansa, sa Pangulo. At itong pinakamalaking kagaguhan na itong pieta picture, Diyos ko, o di ba nalaman sa investigasyon na itong pieta na yung pinatay diyan pinatay ng isang drug syndicate, pero bago nang nalaman yung investigation na yan, for the longest time ipinaparada yung picture na yan na ipinakalat ng legitimate media mo na friends na bilang na ginagamit ilang propaganda against Duterte. Tapos sasabihin mo, tinapay lang ang ibabato sa legitimate media? Tinapay din ba ang ibabato ng mga DDS na mga ka-DDS sa media na katulad ng Rappler na tinatawag mong legitimate media? Ilang beses silang tinatawag na bobo, kulto, bots. Hindi ka ba aware dyan? Na ginagago nila, na binababoy nila itong pagkatao ng mga DDS supporters. Sasabihin mo, tinapay ang ibabato? Ano yan? Anong kagaguhan to? Ano to? Saan ka nang galing? Hindi mo alam ang nangyayari. Hindi mo alam ang nangyayari kung paano binababoy ng legitimate media mo ang mga supporters ng Pangulong naglukluk sa'yo? Tapos sasabihin mo, tinapay ang ibabato, binibaby mo sila. Bakit mo sila binibaby? Hindi ka ba aware sa kagaguhan na pinagagawa nila? Bakit, why don't you respect the anger na nararamdaman ng mga ka-DDS laban sa mga legitimate media mo na friends? Bakit hindi mo intindihin? Bago ka magsasalita na tinapay na lang ang iba to, etc., etc., bakit hindi mo intindihin kung bakit galit ang taong bayan sa kanila? Diba? Bakit hindi mo intindihin na bakit ang Rappler ay wala ng engagement? Diba?
bakit wala ng engagement ng legitimate media friends mo sa Rappler? Bakit? Intindihin mo kasi, huwag kang sasalita-salita na akala, parang pinapalabas mo kasi, spokes Roque, ang mga kadidiis ang mali. Na inaaway lang namin ang legitimate media friends mo. Bakit di sila awayin kung hindi naman kami nakakita ng mali na ginagawa nila? 'Di ba? Bakit yung karapatan lang nila ang iniisip mo? Bakit hindi mo isipin yung karapatan ng mas nakakaraming tao, 'di ba? Na i-criticize back ang ipinapalabas ng legitimate media friends mo. Bakit hindi mo irespeto yung parehong karapatan? Bakit kailangan doon yung kadidiis lang yung pagsasabihan mo, nakakausapin mo kunwari about the rights of the free press? Hoy! Meron bang bumipigil sa karapatan nila? Ang nararamdaman nila ay criticisms from taong bayan. For the first time na ang taong bayan tumatayo para kalabanin ang makapangyarihang legitimate media friends mo. Ikatlo, alam mo, itong pinakamasakit sa akin, Harry Roque. Alam mo bakit? Kasi, alam mo pa rin yung kumakausap ng kadidiis eh. Dito sa Europe, pag may mga forum, kumakausap ako, kinakausap ko yung mga tao, kinakausap ko online, ganyan. Alam mo yung kinukwento nila sa akin? Kinukwento nila sa akin na nung election, sarili nilang pera yung ginastos nila para supportahan yung Pangulo. Nakikipag-away pa sila sa Facebook, kahit kapamilya nila. Alam mo yun, day in, day out, nakatutok sila sa Facebook para lang yung mga kasinungalingan ay pinagkakalat ng legitimate media friends mo ay kanilang masalang. Can you imagine? Itong mga tao, ito walang bayad. Wala silang ambisyong tumakbo bilang senador sa 2019. Itong mga taong ito, mga ordinaryong taong ito, sila ang nagpanalo sa presidente. Ngayon, ikaw, bigla mong sasabihin na malaki ang ginampanan ng legitimate media friends mo sa pagkapanalo ng presidente dahil in-expose sila ang katarantaduhan ng previous administration. At kung hindi dahil sa pag-expose nilang yon, hindi mananalo si presidente. Hoy, nanalo si Duterte despite of the black propaganda ng legitimate media friends mo. Huwag nating gaguhin, lapastanganin ang kasaysayan. Diyos ko, lahat yan makikita natin sa lahat na subaybayan kung paano binaboy si Duterte ng legitimate media friends mo. Hindi lang sa local, kundi sa international. Lalo na kami dito, alam namin kung paano binababoy si Duterte dito ng legitimate media friends mo. Diba? Tatawagin siyang Hitler. Tatawagin siyang ganito. Election pa lang yan, ha? Election pa lang, tinatawag na si Duterte ng Hitler ng legitimate media friends mo. Tapos sasabihin mo sa amin, babatuhin ng tinapay? Ano to? Gaguhan? Wag ganon. Kasi itong mga Pilipinong ito, hindi tinapay ang binabato nila sa mga legitimate friends mo na binababoy ang bansa natin at ang presidente. Ang ginagawa nila, nakikipagsabayan sila ng maanghang na pananalita. Tapos ikaw, sasabihin mo kami na tinapay lang ang ibabato namin. Bakit? Bakit? Bakit tinapay? Hindi. Bakit tinapay lang ang ibabato sa kanila? Tinan mo ang ginagawa nila. Itong kilis, nakatarantaduhang kilis na lahat na lang ng pinatay, kung ano man ang dahilan, ibinintang sa presidente. Bakit tinapay lang ang ibabato mo dyan? E malaking katarantaduhan yung ginawa nila. Ano yan? Sa dinami-dami na kasinungalingan ng legitimate media friends mo, sasabihin mo tinapay lang ang ibabato namin? Ano to? Huwag ganon. Laki-laki lang ginawang katarantaduhan ng mga yan. Can you imagine mga Pilipino nagagalit na dyan sa legitimate media friends mo? Kasi hindi lang yung presidente yung inaatake nila, pati yung mga supporters ng Pangulo inaatake nila. Ginagawang, di ba, sino ba itong nagpakalat na mga online supporters ng Pangulo, na itong mga online support na nakukuha ng Pangulo ay isang parte ng isang paid troll network. Di ba yung Rappler? Tapos ang pinagtatanggol mo pa, yung Rappler? Ano to? Ano to, Harry Roque? Hindi po pwede yung ganyan. Umayos ka. Ang nangyari, para kang dumating, hindi mo alam kung anong nangyayari. Parang pinapalabas mo kasi na itong mga DDS ang mali. Paano naging mali? Eh, sila itong nambababoy ng mga DDS. Binababoy ang kanilang pagkatao. Gumaganti lang ang mga DDS. Tapos sasabihin mo, tinapay ang ibabato. Hindi po pwedeng tinapay ang ibato sa kanila.
Kala ko ba hollow blocks? Ngayon naging tinapay. Uurong-urong ka. Ikaw nagpasimuno niyang hollow blocks. Uurong-urong ka? Ano to? Tapos pag may mga naagrabyado dahil sa sinabi mong hollow blocks, hindi mo pangangatawanan. Tapos, itong pinaka nakakaloka, yung sinabi mo na leave Pia Ranada Robles alone. Hoy, hindi mo trabaho yan. Spokesperson ka ba ni Pia Ranada Robles? Bakit, why would we leave her alone? What sense of entitlement Pia Ranada Robles has para hindi siya batuhin ng kritisismo sa mga pinagagawa niya? Kami ba hindi kami binabato ng kritisismo? Hoy, Harry Roque, ha? Ako yung exact address ko dito sa Netherlands. Ipinagkalat. Ni minsan. Kahit sa gobyerno, wala man lang tumayo sa akin to protect me or even ask me how am I doing, kung safe ba ako dito. And this is after all the articles I wrote against drug syndicates in the Philippines, ha? Kahit yung article ko about Sinaloa, wala man lang nagsabi. Tapos ikaw, bigla kang e-entra. Sasabihin mo na leave Pia Ranada Robles alone? Ano yun? Pagkatapos kang baboy pa, pagkatapos itong si Pia, pagkatapos ka namin pagtanggol kay Pia na tinutwist yung pinagsasabi mo leave her alone? Dahil dapat, ano to, tinapay na lang ang ibabato. Bakit? Ano to, bakit mo sila binibaby? Anong kailangan mo sa kanila? Kailangan mo ba sila para manalo ka sa eleksyon? Kailangan ba yan? Diyos ko. Ano to? Dapat, kailangan bang i-baby sila para maiparating mo ang mensahe ng Pangulo? Bakit? Hindi ba naka-live ang mga press briefings mo? Pag tinwist nila yung sinabi mo, alam na namin. Kaya yan ang ginagawa na namin for 1 year already. Pinapanood namin ang tunay na press briefing. Ito mga legitimate media friends mo, ang gagawin nila, babaluktutin nila yung sinabi ng gobyerno, o kami naman, ipaglalaban namin yung tunay na sinabi. Ganun na naging kalakaran dito for the entire year na ginagawa ng legitimate media friends mo. Tapos sasabihin mo, babatuhin na ng tinapay, pwede ba? Diyos ko, alam mo ba maraming ka-DDS ang nakipag-away? Marami silang resources na ginamit para ipagtanggol ang Pangulo. Huwag mong sasabihin na ang legitimate media friends mo ang may malaking ginampanan para mapanalo si Duterte, dahil hindi yun ang nangyari. Hindi yun ang nangyari sa mata ng mga ka-DDS. At kahit anong gawin mo, Hali Roque, hindi mo sila mapapabango dahil alam namin ang tunay na nangyari. Huwag mong babaguhin ang kasaysayan. Alam namin ang mga nangyari, alam namin kung anong klaseng pambababoy ang ginawa ng mga legitimate media friends mo sa presidente at in effect sa bansa natin. Pwede ba? Umayos ka. Delicious.